Yan ang ginagawa niyo mga OFW dyan eh. Diba? Mahina kayo. Makaramihan sa inyo, mahina lang kayo mga OFW. Welcome back sa ating channel mga kaibigan. Well, for today, magre-react lang tayo mga kaibigan doon sa kay Mr. Mainit. So alam naman natin nakikisaw-saw ito sa gulo ni Boss Bullet at saka ni Mamot sa URCC mga kaibigan. Well, ang ayaw ko lang dito kay Mr. Mainit mga kapatid, no? Yung binitawan niyang mga salita tungkol sa mga OFW mga kaibigan. So sinabi niyang minamaliit niya at saka mahihina daw yung mga OFW. Yan ang ginagawa niyo mga OFW. Well, sabi ko sa iyo, Mr. May. Diba, mahina kayo. Sino bang kalaban mo? Mahina lang kayo mga OFW. Sino bang gusto mong kalabanin? Si Boss Bullet na naman, diba? Ba't nadamay kami dyan? Naidana ka? Ganun na ba kaliit yung tingin mo sa amin? Wala naman kaming pakialam dyan sa kung anong mo kay Boss Bullet. Ba't dinamay mo kaming mga OFW? Hindi mo alam yung pinagdaanan namin dito sa ibang bansa, no? Kung ilang anniversary, ilang birthday, ilang Christmas, ilang Valentines, ilang undas na hindi kami nakapunta sa nakauwi ng Pilipinas para masamahan ng aming mga mahal sa buhay. Dahil sa kagustuhan naming itaguyod ang kanilang kinabukasan ng aming mga anak, ng aming mga pamilya. Ngayon, pamalaitin mo lang kami, no? So napaka-unfair naman yan, Mr. Mainit. Grabe naman yan. Tanong ko sa iyo, buhay pa ba yung lolo mo, Mr. Mainit? Yung lolo mo, buhay pa ba? Kasi kung buhay pa yung lolo mo, magpaturo ka ng magandang asal. Kasi yung asal mo is out of this world eh. Sabi mo ikaw na yung malakas, overqualified ka na sa mixed martial art. Iba't ka nakisawsaw. Diba? Overqualified ka na, pati yung mga OFW na walang kinalaman, dinamay mo. Ano bang motibo mo? Diba? Ang laki ng katawan mo, pero yung pag-iisip mo, yung perception mo, parang ang labo, no? Ikaw ang magaling, ikaw ang sa lahat, pero yung mga walang kinalaman doon sa ano mo. Ano ba ginagamit mo na naman kami para ano? Ah. Kasi kung talagang ikaw ang magaling, ikaw yung overqualified ka na. Di mo na kailangan mag-drag ng iba, lalo na kaming mga OFW. So parang nahihinaan ka na sa amin, ipaningin mo sa amin, wala kaming kakayahan eh. Well, sasabihin ko sa iyo. Hindi lahat ng OFW walang kakayahan. Pag nandyan ako sa Pilipinas, pagbibigyan kita sa'yo na yung TF, maka ano lang kita sa cage, sa combat sport, no? Yan. So, hindi ibig sabihin kaming mga OFW wala kaming kakayahan makipagbasagan ng muka pagdating sa combat sports. Ayan. Ikaw bunganga mo lang magaling, no? Pero yung mga pinagsasabi mo, hindi mo ma connect kung saan doon talaga, kung ano bang pakay mo, no? Sabihin ko sa iyo, Mr. Mainit, no? Yung mga minamaliit mo balang araw, no? Pagsisihan mo yan. Darating ang panahon, maalala mo na minsan minaliit mo kami mga OFW. Ayan. Sabi ko sa iyo, pag dyan ako sa Pinas, handa akong pagbigyan yung hilig mo. Ayan, diba? Ikaw, puro ka lang salita eh. Kita mo to? To? Kayang-kaya nito basagin yung mukha mo. Pag itong tumama sa mouth mo, naku, mga ngipin mo, malalaglag yan, Mr. Mainit, no? So, yan. Dapat, huwag mong pakialaman yung mga OFW, no? Intindihin mo yung mga hirap, yung mga pagod, lahat ng effort ng OFW para sa pamilya namin. Wag na wag mo kaming idamay kung ano yung pakay mo dyan sa URCC. Ha? Kasabihin mo, hanggang salita lang ako, tingnan mo to. Ito.
Narinig mo yon? Ah, Mr. Mainit? Narinig mo yon? Ayan. Kayang-kayang tibagin ang katawan mo nito. Diba? Tinigil ko lang kasi baka yumupi yung bakal eh. Magpa-fine pa ako. Kaya wag kang ganun, diba? Pakilaman mong lahat, wag lang kaming mga OFW. So sa mga kababayan kong OFW, kapwa ko OFW, pabayaan na lang natin si Mr. Mainit na yan. Naidahan na yan, no? Yan. Bukin ng... Mayos ka. Huwag mong maliitin ng OFW. Diba? Huwag na huwag. So pabayaan na natin yung mga kaibigan. Darating ang araw, pag makauwi ako ng Pinas, no? Kagagala kong makasagupa ka sa ano, combat sport. Handaan mo yan. Kakagigil ka. Kagigil ka.